So guys, today we're gonna do yung Japan haul ko. Kasi pag hindi ko pa to na feel, hindi ko magagamit yung mga nabili ko. So if you wanna see what I bought in Japan, just keep on watching. So guys, unahin na muna natin yung mga pens. Kasi mabilis lang. So bumili ako sa Tokyo Hands ng mga pouches. Kasi kailangan namin na ganito sa office. So, bumili ako ng gantong size. Ayan, may ibang kulay. Tapos, meron din mas malaki. Tapos, meron din yung bond paper size. Ayan. Thank you so much, Tokyo Hands. Hindi ako sponsor. Then, may iba kong biniling ball pen sa Tokyo Hands. Pero, nalo ko na dito sa mga binili ko sa Muji. So, itong mga pouches, itong mga pencil case ata, itong pouch, galing ka sa Muji. Then, yung mga ball pen dito, alam ko, ito lang yung galing sa Muji. Yung gantong type, galing ko sa Muji. Kasi dun galing ang Muji, so mura yung Muji dun. And then, yung ganitong type, sa Tokyo Hands ko binili. Yung para siyang pointy. Pilot up. O, pilot nga yung mo. So, pointed siya. Para siyang yung, ano yun, Micah? Yung G... Yung... G-Tech. Oo, parang G-Tech. Para siyang G-Tech. So, ayan. May nag-doorbell. So, and then, bumili din ako sa... Tignan mo, meron pa. Same pens lang, pero ano. Tama ba? Same pens lang. Ito pala din ang bensa. Ay, hindi. Hindi pala same. Pero, Muji din siya galing. 50% off kasi, kaya green up ko lang sa malang Muji dito sa Philippines. So, Muji pens. Also, binili ko sa Muji diffuser. Para siyang, diffuser, sorry. Ano pala siya? Yung parang pabang, anong tawag sa ganito? Hindi diffuser eh. Hindi ko alam yung tawag sa ganito. Basta nakalagay sa yung may stick sa taas. So, bumili ako ng dalawa. Isa para dito sa studio and isa para dun sa office. Okay, so okay na yan. And then, more pouches. Ayan. Tapos, since favorite ko kasi yung Pac-Man dati. Dati kasi nung bata, kumilig ako mag-arcade. So, bumili ako na to, yung miniature na parang arcade machine. So, ito Pac-Man to. Pac-Man ba to? Oh, Pac-Man. Actually, bumili pa ako dalawa, pero ibang game naman. I think battery-operated siya. So, galing siya sa Tokyo Hands ko ito binili. So, if ever gusto nyo rin ng ganito, sa Tokyo Hands kayo. So, makikita nyo sa vlog kung anong nabibili sa Tokyo Hands. So, kung hindi nyo pa napapanood yung Japan vlog, panuurin nyo para makita nyo kung saan nyo mas bet bumili ng mga gamit. Kasi sa Don Quixote, wala to. Wala ko nakitang ganito. Mas gusto ko kasi mamili sa Tokyans kasi mas organized sila doon kaysa sa Don Quixote. So, parang ano ata to? 2,000 each. So, pwede na siya. Tapos, trinay ko rin kasi may display sila. Trinay ko rin siya kung pinutunin kasi baka naman sobrang liit. Hindi ko naman pala mapindol. Hindi ko malam. So, ayan. So, next. Sa ano na tayo? Cosmetics. So, sa cosmetics, unahin na natin yung... Hindi ko na inuwi yung mga paper bag kasi hindi ako makaka-uwi pag inuwi ko pa yung mga paper bag. So, nag-smart packing ako. Talagang carton-carton lang. So, kung nakikita nyo, wala akong masyadong paper bag na as in yung whole packaging. Medyo wala akong pakialam sa packaging. So, rekta na ako sa product. So, mauna na tayo sa Dior. So, dumaan ako sa Dior, sa Shibuya at ayun, sa Parco Building. Bumili ako ng hand soap nila na liquid hand soap in the scent Lucky. Kasi favorite ko yung scent nila na Lucky. Kasi may ganun akong pabango nila. Eh, laging sold out kahit saan yun. Even yung mismong perfume. So, naglabas sila ng bar soap, ng liquid, tsaka liquid hand soap, tsaka na lotion. Naglabas din sila ng lotion na scent na Lucky. Ito yung pabango nila na Lucky. Sobrang bango talaga. Papaamoy ko kayo kung may spray. Pa! Di umapin. Okay, na.
yan. Sobrang gusto-gusto ko yung set na to. So, bumili ako ng Hanzo. Ayan. Hindi ko muna siya bubuksan. So, yan. Then, bumili rin ako ng bar soap nila. Meron ako nabiling bar soap nila sa San Francisco last year, noong December. Pero isa na lang. So, bumili ako ng backup ko. In fairness naman, matagal siyang maubos. And then, bumili din ako ng skincare ng Dior. Yung Age Delay Resurfacing Water. Ayan. Ano siya? Ano siyang toner? Nasa gitna siya ng toner tsaka ng lotion for the face. Ayan siya. For age delaying, ganyan. Tapos tayong tumanda, ganyan. Kaya, pili-pili din ng age delaying products. Then, bubili din ako ng makeup remover ng Dior. So, ayan. Ano din siya? Okay din siya. Kasi hindi siya nakaka-dry ng face. And then, also from Dior, Balancing Hydration 2-in-1 Survey Water. Toner ulit siya. Kasi importante sa akin ng toner. Kasi minsan, yun ang pinatatanggal ko ng makeup ko. So, pag kunyari, may nakalimutan ko magdala ng makeup remover, toner ang pinatatanggal ko. So, ganito lang itsura niya. Blue din siya. Since dry yung skin ko, so lahat halos ng products na kinukuha ko, hydrate. So, yan. And then, itong makeup na to. Dior Snow Brightening Makeup Base Color Correction in Blue. So, ito lang itsura niya. Ano siya? Primer. Bago lang siya ng Dior. So, may tatlong colors to eh. May blue, may pink ata, and then may isang lavender. Yung kinuha ko yung blue kasi hindi siya hydrating. Hindi porque itong hydrating. Pag itong blue, for light skin tones. So, ito yung kinuha ko. So, and then, yung Dior Backstage na eye palette nila. Meron na ako nung pinakauna nilang nilabas nito. And sobrang travel friendly niya kasi magaan siya. And then, yung colors niya pa, yung unang palette nila, puro neutral. So, lagi ko siya nagagamit pag nag-travel ako. Ito, so naglabas sila ng bago, actually dalawang bago. Pero ito yung kinuha ko kasi yung isa, medyo more on the pink side ng mommy, ganyan, plum. Eh, hindi ako nagagamit. So, ito yung kinuha ko. So, ayan siya. Ano pa rin siya? Nasa neutral, neutral side siya. Kaya ito yung kinuha ko. Then, last two products from Dior is yung Dior Lip Oils. And ito, meron ako nung cherry shade nila. Maganda kasi siya. Mahilig kasi ako sa lip oils. Lalo na pag magsa-summer na. Puro lip oil lang ako na may tint. So, kumuha ako ng shade na coral and then rosewood. Para ayaw naman natin ang laging pula lang lang. And then, may free engraving siya. So, ayan. Fine engraving siya ng Mar. Tapos may star. Ito yung dalawang corners. Pati ata ito naka-engrave. Ayan. Engrave din yung coral. So, ayan. And then, ito na nga ang sinasabi ko. Nasa airport ako. Kaya hindi din masyado okay na. So, nasa airport ako. Then, may pinabili kasi sa akin sa Hermes. So, may Hermes boutique kasi dun sa Haneda Airport. And then, actually, tinanong ko na to before. Hindi pa pala siya na-launch that time na tinanong ko. So, nung pumasok ako ng store, nakita ko may display sila ng mga lipstick nila na bagong release. So, hindi ko napigilan sarili ko. Bumili ako ng 8. So, total nila is, available is 24 shades. Matte and satin lang. And then, ang kinuha kong shades, may mga reds, nudes and pinks. And medyo pricey siya, actually. Mas mahal pa siya sa Tom Ford. Ang Tom Ford is around 2.5-2.6 per lipstick. And ito, nasa 3.4-3.5 depending on which country mo siya bibilhin. So, ayan. Ayan siya. Isa na lang bubuksan mo. So, ito yung packaging nila. White. And then, yung shade na sa taas. And then, makukuha mo yung iconic Hermes box. Pupush mo lang. And then,
Tapos may parang mini pouch. Then, ipupush mo yung Prada. So, may H na emblem. Tapos, ito yung design niya. Sobrang minimalistic lang yung design. Tapos, andyan ulit yung shade nasa likod. And then, pag i-open mo yun, lipstick. And then, pag sinose mo, magnetic siya. See? Pero medyo mabigat siya for a lipstick. So, yun. So, bumili ako ng pink. So, gagawa ko ng separate review for this kung worth buying ba siya. So, since call lang naman tayo today, huwag tayo masyadong in-depth. Masyadong detailed. So, 8 shades yung binili ko dyan. Then, bumili din ako ng perfume. Bumili ako ng perfume sa LV. Ito ata yung bago nila. Shaker. Mayroon basahin. Kayo na lang mag-adjust. Kasi French eh. Ayoko na mag-try. Mali lang masabi. Pero, mabango siya. Pinaamoy lang sa akin yung sales rep sa LV. So, bumili ako niya. So, dati na ako may perfume sa LV. Ayan. Ito yung isa. Tapos yung isa, yung color blue. Ito ata. Ayan. Afternoon swim. Tsaka yung isa, French din kasi. Napapagbili. So, itong binili ko, bagong scent nila. So, ayan. And then, sa mga toys muna tayo. Kasi, medyo marami. So, makikita nyo sa vlog, mahilig ako mag-collect ng toys. Not just Funko Pop, Bearbricks din. So, Bearbrick talaga yung una kong collection. So, ang Medicom kasi is from Japan. So, yung Bearbricks, mura sa Japan. So, doon ako bumili ng Bearbricks ko. Kasi nagkakalik ako ng 400 niya na size and then 1,000. So, start tayo dito. Andy Warhol, Last Supper na Bearbrick. Nakabalot siya kasi nung pinak namin, tinanggal na namin sa box kasi hindi ko na kaya iuwi yung box kasi sobrang bulky. So, ayan. So, may Michael Jackson din tayo. Hindi ko na muna sila tatanggalin sa plastic kasi hindi ko pa sila i-display kasi wala pa akong nabibiling yung parang stand niya. So, makikita nyo sa vlog kung saan namin pinagbibili itong mga to. And kung saan kayo makahanap ng Bearbricks sa Japan. And then, makikita nyo rin yung collection ko sa office tour ko. So, soon yung vlog lalabas. So, yan. Si Michael Jackson. And then, ito, collab with Project 16 ata. Kasi merong Project 16 dyan. Yung Project 16, shop siya sa Japan, sa Tokyo. Na kinikerry niya puro Bearbricks and other Medicom produced toys. So, binili ko to kasi diamond head ang design niya. Yung diamond head sa Hawaii yun. So, since nakapunta na ako ng Hawaii, binili ko siya. Para siyang sunset kasi nasa sa Hawaii na yun. So, yan. Ito yung dagat hanggang paano siya. Also, ito si Baby Bearbricks. May mga beads. Ayan, nakikita niyo ba yung beads? Mayroon maganap nito eh. Kaya binili ko na. Color blue siya. Since favorite color ko. Then, bumili ulit ako ng collab. I think collab nga nila po. With Project 16. Tokyo Tower naman. Since, of course, magpunta na ako ng Tokyo Tower. Tapos nakalagay sa likod, Tokyo Tower. Spare book. Yan yung Tokyo Tower sa gitna. So, ayan. And then, bumili din ako ng Coca-Cola. Nag-collab kasi sila ng Atmos. So, may Atmos sa gitna. And then, puro Coca-Cola print around. So, yan. And then, yung last to 400 is tong big. So, camo siya na makulay kasi yung ano ng big, camo-camo, ganun. So, ayan. Ito yung last na binili ko ng 400. And then, may mga 100 kasi yung iba kasama. So, yung mga ibang 400 ko, may kasama ding 100 na size, 100%. So, ito yung may mga meron. So, yung Last Supper, yun yung liit niya.
din si Michael Jackson. So, yung sa thriller niya ng music video. Tapos, si Coca-Cola na at so, so, ayan. So, okay na tayo sa Bear Brick. So, guys, bilang nakatayo na. Ginawa ko kasi to kasi hindi ko rin mapapakita sa inyo. So, mag-insert na lang ako ng picture somewhere kung anong picture rin. So, ito yung Bear Brick na 1,000 size. 1,000% size. Meron din akong existing na 1,000 na dalawa dun sa office ko na nakatayo. So, bumili din ako ng dalawa kasi nga mura dun. Kasi yung mga nagbebenta dito na resellers, minsan ko ay yung pato. So, kung may chance akong bumili ng Bear Brick sa Japan, bumibili talaga ako kasi nga ang mahal talaga. So, ang binili ko yung Hypebeast na design, yung collab ng Bear Brick at saka ng Hypebeast na hindi ko alam kung brand sila or basta sila yung naglalabas ng mga news about like yung latest collabs, ganyan, or yung mga latest na lumalabas na streetwear and yung pala, streetwear and mga collectibles. So, yung Hypebeast na collab. And then, kung isa, yung Billionaire Boys Club na 1,000 size. Kasi, ano siya? Brand siya. Ito, clothing brand. Kasi meron akong t-shirts nito. So, ito na lang yung binili ko. Kasi, dati nag-inquire ako sa isang shop. Medyo mahal yung bento. Parang nasa 50,000-60,000. What? With shipping na yun. Tapos, mag-aantay pa ako ng 30 days. Eh, ayoko maganda. Ayoko magantay. So, nung nalaman ko pupunta ako sa Japan, actually, hindi ko talaga siya hinala. Kasi, basta ang goal ko sa Japan, if ever bibili akong Bear Brick, yung mahirap hanapin, gano'n. So, eto kasi, medyo mahirap nang hanapin, yung Billionaire Boys. You know? Even yung Hypebeast din naman, pero, mas eto. So, binili ko na to. Dapat yung Last Supper, kaso may 400 na ako nyo. So, hindi ko na binili yung malaki nyo. So, ang binibili kong 1,000 size, yung wala kong 400 na design. Kasi, masyado ng redundant kung may 400 na ako, gusto yung 1,000 na. So, ang ginagawa ko, pag may 400 na ako, hindi na ako bibili ng 1,000 nun. Ganun din, pag may 1,000 na ako nun, hindi na ako bibili ng 400 nun. Kasi sayang. So, ito. Hindi ko na bubuksan. Mag-insert na lang kami ng pick dito. Ayan. Ito na nga ang sinasabi ko.